Pag-usapan natin ngayon ang plano ni Coach Connor Henry para sa ating pambatong si Kai Sotto at kung bakit magiging malaking threat si Kai Sotto sa buong liga ng NBL. Sisimulan natin yan pagkatapos neto. Ugaliin lang mag-like at mag-subscribe. Well, tara na't simulan na natin. Si Coach Connor Henry ay isa sa mga dahilan kung bakit napunta si Kai Sotto sa Adelaide 36ers. Kinuha niya ang ating pambato dahil sa talento at skill set nito na pinamalas niya nung nasa TSF pa siya. Siguro iniisip ni Coach Henry na magiging fit si Kai Sotto sa magiging coaching style nito at may maiambag na malaking tulong para sa Adelaide 36ers na noong nakaraang season ay nagtapos lang sa ikapitong pwesto. Ngunit sa dinasang pangyayari ay pinalitan nga itong si Coach Henry sa katauhan ni Coach CJ Bruton. Kaya doon, naon siya may ang mga plano ni Coach Connor Henry para sa ating kababayan. Well, maging tayong mga fans at sumubaybay sa pag-usbong ng karir ni Kai ay nag-alala din kung ano na ang magiging kahihinatnan ng karir niya sa ilalim ng pamumuno ni Coach CJ Bruton. Kamustahin din natin si Coach CJ Bruton bilang bagong head coach ng Adelaide 36ers. Ano na nga ba ang nagawa niya at naiambag niya bilang bagong head coach? Well, ano na nga ba ang nagawa ni Coach CJ? Nag-improve na ba ang Adelaide? Sa ngayon, asa round of 16 na ang NBL. Ang Adelaide 36ers ay nasa pangwalong pwesto na may kartadang 6 wins and 13 losses. Tara't silipin naman natin ang kalagayan ng Adelaide 36ers last season sa round of 16. Well, asa pang 7 spot sila. So hindi gaano nagkakalayo kasi sa ngayon, pang-8. At natapos ang season last year na mayroong 13 wins and 23 losses itong Adelaide 36ers sa ilalim ng pagtitimon ni Coach Connor Henry. Best game ng Adelaide 36ers this season sa ilalim ng pamumuno ni Coach CJ ay kontra sa Cairns Taipans. Magaganda play nila dito, nagkaroon pa sila ng mga extra passes at maganda ang teamwork ng Adelaide kaya nakuha nila dito ang panalo. Puntahan naman natin ang isa pang topic natin na kung bakit magiging malaking threat si Kai Sotto sa NBL. Well, si Kai Sotto ang tipo ng player na complete package. May taglay na magandang skill set at talent. Hindi to sa panghahype, real talk to. May talent talaga ang ating pambato. Nung unang mga game ni Kai, halatang nangangapa pa siya at nag-a-adjust sa laruan ng NBL. Pero ngayon, unti-unti na siyang nagkaroon ng composure sa laro. Hindi mo na siya basta-bastang maitutulak o makukuha na ng rebound. Kasi lumalakas na rin ang katawan niya, nakikipagbanggaan na rin ito sa loob. Isa pang threat ay ang depensa ni Kai. Alam naman natin na madalas siyang magkaroon ng monster block sa kanyang mga game. Isa itong dahilan na nag-aalangan ng kalaban na pumasok sa shaded area at nagbabago pa ang mga shooting form nito pag nasa loob si Kai. Although may nakakalusot pero natural lang yun kasi magagaling talaga mga player dito sa NBL. Yung huling barahan ni Kai kung bakit magiging threat siya sa NBL ay yung outside shooting niya. Na matagal-tagal na rin nating hindi nakikita sa kanya simula nang maglaro siya sa NBL. Pero nitong huling dalawang laro kontra Cairns Taipans at Melbourne United ay pumukol na si Kai sa labas. Unti-unti nang bumabalik confident niya. Nakikita na rin natin na pumapasok na mga outside shot niya. Maging sa tres ay gumagana na ito. Gawa ng gumagana ng outside shooting ni Kai, ang mangyayari na ito, mamarkahan na siya ngayon. Pag nagka-receive siya ng bola, bantay sarado kagad siya. Doon nagkakaroon ng extra play ang Adelaide 36ers. Na alam naman natin na magaling mamasa itong si Kai. Well, magbibigay rin ako ng sarili kong opinion kung paano magiging threat totally si Kai sa NBL. Kailangan niyang magiging consistent offensively and defensively. Kasi napapansin ko, pag maganda ang opensa niya, nawawalan depensa niya. In reverse, pag maganda naman ang depensa niya, mababa naman ang score niya. Kailangan ni Kai magiging sa opensa man at sa depensa. At isa pang nakikita ko na magpapalakas sa laruan ni Kai ay kung magdadagdag si Coach CJ ng mga play na nakadesign talaga para kay Kai. Sa ngayon, ang nakikita ko pa lang ay ang pagbibigay ni Coach CJ ng basbas sa ating pambato ay ang tumira sa labas. Napapansin ko ito kasi may confident na si Kai na tumira sa labas at madalas niya na itong ginagawa. At mabigyan na siya ng sarili niyang play para lalo pa siyang lumakas.
Well, hanggang dito lang muna ang topic natin ngayon. Sana nagustuhan nyo po. Kung may komento po kayo, pakicomment na lang po yan sa baba.